Hello, Kuwait and Philippines, hello, Middle East, and hello, world. This is Rachel from ICC Kuwait, and kasama ko si Ma'am. Amy Manjares po. Isa po siya sa graduates namin dito sa Diploma in Health and Social Care. Actually, graduating students, kasi kasama siya sa mga graduates ngayong October 19, yes, yung ano natin, graduation. So, batch po siya ng 2024. Ayan. So, ngayon nandito siya kasi proud ako sa kanya na natapos niya yung course niya at the same time meron siyang ano kumbaga bagong news or magandang balita para sa lahat din ng mga kababayan natin na nanonood ngayon kasi dito naman hindi natin alam kung saan talaga tayo dadalhin ng tadhana natin. Hindi natin alam kung ano ba yung mangyayari in the future. Parang hindi natin i-expect talaga siya, darating at darating lang talaga yung time na yan. Ang importante doon kasi si Ma'am ano siya ayun, ikaw na lang magkwento, Ma'am, kasi parang nagkikwento na ako na. So, ayan. Parang ako na yung nagkikwento. Siya yung magkikwento sa inyong lahat. Ayan, so, yun. Ma'am, bago ka nag-umpisa dito sa ICSA, paano ka nakapag-enroll? Kumbaga, nagkaroon ka ba ng idea na or may nag-refer ba sa'yo na, mag-enroll ka dito sa school na to, ganito? Sa pagtatrabaho ko sa bahay, nakita ko po na, scroll ako sa FB, nakita ko yung page ng ICSA. Tapos, yun, nagsabi ako kay ma'am na kung pwede akong mag-enroll. Ma'am, sabi ko, mag-stay pa ako ng isang taon dito sa inyo. Kung basta, pag-aralin niyo po ako, ma'am. Sabi naman din niya, okay, walang problema. Naalala ko nga, hinatid ka nga niya dito. Sinamahan ka niya nung nag-enroll ka, yung first, ano mo talaga, pagpunta rito sa ICSA. Yes po, ma'am. Yes po. Napakabait po mga employer. Ma'am, if you seeing this, ma'am, thank you, syukran, ma'am. Ayan. So, ilang taon ka na sa kanilang tatrabaho, ma'am? Actually, 7 years na po. Okay, 7 years na. So, sa 7 years na yon, ano yung nasa isip mo talaga? Kumbaga, meron ka bang plano or parang satisfied ka na within 7 years na nagtatrabaho ka sa kanila? Or ano ba yung mga, may mga ano ka ba? Parang naiisip ka na, dapat ganito yung mangyayari in the future. Opo, ma'am, talagang pinangarap ko po dahil sabi ko, kung mag-stay ako ng ganito, wala ang mangyayari sa akin. Mm-hmm. Kaya sabi ko sa madam ko, gusto ko pong mag-school para ma-enhance yung skill ko. At the same time, makapagtrabaho din ako sa, tulad ngayon, nakalipat na ako sa awa ng Diyos sa company. Mm-hmm. Pinayagan na din niya ako. So ngayon, 20 to 18 visa na ako. Mm-hmm. So, nagkataon talaga din na nag-open. Nagkataon talaga na nag-open itong Kuwait natin. Mm-hmm. At sabay din ng employer ko, in-release niya ako. Yan. So, yun yung magandang balita na sinasabi ko. Yun, kasi balita. Si Ma'am Amy, nagtatrabaho siya sa loob ng bahay. So, kumbaga sa 7 years na yon doon nakaikot lang talaga yung, ano niya, yung buhay niya dito sa Kuwait. Kumbaga nagtatrabaho siya doon sa employer niya 7 years. Ngayon nagkaroon siya ng opportunity na makapag-aral kasi nga pinayagan siya ng employer niya na mag-enroll dito sa ICSA. And the same time ngayon is pinayagan din siya ng employer niya na mai-apply niya yung mga natutunan niya kasi nagtrabaho na siya bilang isang home caregiver din. Yes, tama? Ma'am. Yes, ayan. Ma'am. So, ma'am, bago tayo mag-jump doon sa ano mo ngayon sa work mo. Sa pag-aaral mo dito sa ICSA kay under kay Sir Mark Kevin, anong level yung sa'yo, ma'am? Level 4 po. Level 4 ka. Saturday batch? Or Friday batch. Friday batch ka. So, ano yung mga natutunan niyo, ma'am, sa Diploma in Health and Social Care or Caregiver course na tinuturo ni Sir Mark Kevin sa'yo? Sir, hello, sir. Napakabait po na guro ni sir. At saka maunuin siya, matulungin siya. Pag sinabi ko, sir, hindi ko po alam ito. Ala, umiyak pa dati ako kay sir. Sabi ko, hindi ko talaga alam dahil siyempre, pag nasa bahay ka, di kailangan, di ba, tagaluto ako. Mm-hmm. Kailangan mo yung kuwan. Tapos sabi ko, paano kaya itong module na ito? Pero si sir, kaagad din siyang suportado talaga. Suportado talaga si Sir Mark. Hello, sir! Yes, so ina-assist ka niya talaga kung paano mo siya tatapusin yung mga modules mo. Kasi para sa kaalaman ng lahat, yung modules natin dito, since it is under siya ng British curriculum, yung ating UK Diploma in Health and Social Care, or Caregiver Course, hindi siya katulad sa Pilipinas na more on enumeration, yung mga assignments, or mga quizzes natin. Dito kasi more on assignments siya. Kumbaga, kailangan yung i-apply talaga yung mga natutunan nyo doon as practical application within, ano siya, kumbaga isusulat nyo, or
parang research approach na din siya, reflective approach yung pagsasagot natin sa mga assignments natin, di ba? Yes, ma'am. Kasi more on practical applications yung gagawin niyo doon para magbibigay kayo ng report. Di ba? Yan yung mga ginagawa niyo ngayon. Yes, ma'am. So, dito sa Diploma in Health and Social Care, pwede mo ba silang bigyan ng kunting mga brief information ng ano ba yung mga subjects niyo dito, ano ba yung mga natutunan mo? Like, kasi ano na yan, basis na yung pag-check natin ng vital signs. Mm. So, meron pa bang iba na mga ano doon, natutunan mo? Oo, ma'am. Mataas ang kung nila dito. Yung requirements sa para masagutan mo yung mga assignments mo. Kaya ako talagang pag wala akong ginagawa, talagang paulit-ulit kong nire-review yung mga modules. Mga module yun. Kasi talagang mataas yung standard ng pag-ano. Oo, kasi yung pag-check kasi natin ng mga assignments natin, marami kasi, dalawa yung, actually tatlo yung checking ng assignments nila kasi first is yung chin-check siya ng instructor. Mm-hmm. And then, after nun, pag na-check na siya ng instructor, i-forward naman siya ni instructor dito sa academic manager namin, kay Ma'am Aisha. And si Ma'am Aisha yung mag-check din noon, yung tinatawag natin na internal verification. Tapos, after nun, is yung sa, sa UK na talaga, na yung final na pag-check ng mga assignments. So, dito ang dami yung pwedeng matutunan kasi, di ba, meron niyang sa vital signs. And then, nakikita ko doon sa, sa klase niyo, may tinuturo din si Sir Mark Kevin regarding sa UK policy. Tama, di ba, no? Yung UK policy, ano ba yung mga policy sa, bilang isang healthcare? Na yung mga hindi dapat gawin sa isang pasyente. Yes. Lahat yan, tinuro ni Sir Mark. Mm-hmm. Kasi kailangan talaga natin yan matutunan kung paano ba talaga yung tamang pag-a-assist ng pasyente. At ngayon, nararanasan ko na kasi nag-handle na ako ng pasyente. Kung baga, na-i-apply mo na yung mga natutunan mo. So, paano yung sa work mo ngayon, ma'am? Eh, sa ngayon, hindi pa ako talagang tuloy-tuloy yung trabaho ko. Pero sa ngayon, nakuha ko na itong papers kasi kailangan talaga nila para maging legal ka talaga. Legit. Okay. Mm-hmm. Paano ka nag-apply doon sa in-applyan mo ngayon, yung sa work mo ngayon? Man? May nag-recommenda sa aking friend ko. Tapos, in-interview nila ako dyan. Dyan din ang office nila. Sa harap na itong... Ah, okay. Malapit lang din dito. Yung office nila. Pumunta ka doon. Pumunta ako. So, ngayon, yung requirements nila is kailangan mo na meron kang diploma na caregiver ka. Civil ID. Yan. Kaya ngayon, ongoing my training. Ongoing yung training mo ngayon doon sa company. And on process yung... With Tia. Training with fee na yun. Yes, wow, yes. Ang ganda naman doon. So, nag-training na si ongoing yung pag-process ng visa mo or tapos na ba? Or tapos na, na-i-transfer. Na-i-transfer na yung visa niya kasi nagkataon din na nag-open dito sa Kuwait yung visa 22, visa 18. So, at the same time ngayon is nag-training na siya kasi kakatapos mo lang ng course mo, di ba? Mga ilang buwan lang inatapos. 10 months. Oo, di ba? So, ngayon nag-training na siya. So, ngayon kinukuha niya yung yung diploma niya dito kasi kakarating lang din ang diploma niya. Kasi kailangan siya doon sa company. Isa siya sa mga requirements. So, ini-expect mo ba ito, ma'am, na darating yung time na to? Ilan, nag-scroll ako kahagabi. Nakita ko yung sa live. Sabi ko, tatalon-talon ako. pwede ko nang makuha. Sabi naman ni Ma'am Lynn, yes, ma'am. Dali-dali ako pumunta dito. Sabi ko, kailangan talaga yan ng company. Para magtuloy-tuloy yung duty ko. So, parang hindi mo siya in-expect na darating ka sa point na ganito na makapagtrabaho ka aga-aga, di ba? Inaasahan talaga. Inaasahan. So, at least, ngayon, ito yung parang lesson learned natin dito sa video na to na kailangan talaga, habang maaga pa, kailangan talaga natin na i-prepare yung sarili natin. Mm-hmm. Kung ano man yung gusto nating magiging in the future, di ba? Determination. So, kailangan mong i-prepare talaga. Kailangan natin mag-prepare kung ano yung, i-prepare natin yung sarili natin na gawin kung ano man yung kailangan natin para makapag-apply tayo sa dream work natin or sa trabaho na gusto natin in the future. Yes po, tama po kayo. Kasi yun nga, sabi ko nga kanina, hindi natin alam kung kailan darating yung opportunity para sa atin. Kaya sobrang happy ako sa iyo, ma'am, kasi alam mo yan, nagawa mo yung pinakamagandang bagay talaga na ito yung nangyayari sa buhay mo na nagkaroon ka ng mas magandang opportunity. Yes, diba? So, sa pamamagitan ng pag-aaral, So, ito talaga yung first step natin. Kailangan natin mag-aral, kailangan natin na magkaroon ng skills and knowledge. At the same time,
kailangan natin magkaroon ng diploma. Buo yung goals mo talaga. Buo. Yes. Wag hindi yung ano, kailangan buo yung ano mo. Buo yung goal mo, kailangan meron kang goal, kailangan buo yung paniniwala mo, kailangan mong mag-trust din sa sarili mo na kakayanin mo. Kaya ko nga, kaya nyo rin po. Yes. Saka ano po, yung company namin, kumukuha pa sila ng 6 na kayo liver pa. Ayan. Kung may release po kayo ng mga amo nyo, pwede po kayo mag-apply sa amin. Yes. Ayan, so para sa mga eksanyan natin, magandang balita to, no, na yun, sa company daw nila ni ma'am, kumukuha pa rin sila ng ano, nag-hiring pa sila ng mga caregiver yun. So sa mga isa niya natin na gusto din na maging caregiver kagad after the course, ayan, so hopefully prayers namin sa inyo is magkaroon din kayo. Lalo na yung mga magsisipagtapos ngayon, kailangan talaga kasi ang certificate sa company sa company. So kailangan talaga merong proof na isa kang caregiver. Alam niyo po, nung nag-apply ako, di ba wala pa ito? Mm-hmm. Alam niyo po kung anong ginawa ko? Kinuha ko lahat yung mga resibo ng bayad ko. Mm-hmm. Sabi niya, ano yung proof mo? Tsaka yung mga picture. Mm-hmm. Dinala ko yan, sabi ko, sir, ito yung proof na nag-aaral ako. Tapos, hinahintay ko na lang yung graduation. At tinanggap naman ako sa awa ng Diyos. Thank you. Oh, okay. So, kailangan talaga natin na mag-aral. So, ito talaga yung isa sa pinakasusi para maabot natin yung pangarap natin na makapagtrabaho or magkaroon ng mas maganda, may opportunity na makapagtrabaho sa mas magandang ano trabaho, di ba? Ayan, so yun, yun nga, tulad nga ni Ma'am Amy, nagtatrabaho siya sa loob ng bahay 7 years, and ngayon is nasa labas na siya, nagtatrabaho na siya bilang isang caregiver. Tsaga lang po, tsaga lang. So ano yung magiging advice mo sa lahat ng mga classmates mo, dati na ngayon is ongoing siya, sila sa kanilang ano, mga subjects? Tsaga lang, totoo yung kasabihan, pag may nilaga, pag may tiyaga, may nilaga. Ganun. So, kumbaga kung ano yung, sabi nila kung ano yung itinanin, yun yung dinaanin. Tuloy-tuloy lang, huwag mong isipin yung mga bad, huwag mong intertunin yun sa isip mo. So, kailangan mo lang talaga na, Diretso lang, kailangan mo talaga na mag-set ng goal para sa sarili mo, di ba? Kasi wala, hindi ka matutulungan ng mga bad thinking. Kasi actually normal lang din siya, no. Kung halimbawa may mga doubts tayo, kasi lahat tayo for sure may doubts talaga na magi-enroll ba ako, matatapos ko ba 'to, 'di ba? So kailangan mo talaga siya labanan. Huwag niyo hintayin yung mag-enroll, huwag kayong maghintay ng, kasi time is gold. Yes, time is gold talaga. So ma'am, sa pag-aaral mo sa caregiver dito sa ICC, may time ba na parang naisipan mo, ay gusto ko nang maghinto, gusto ko nang sumuko dito, kasi ang hirap ng gawin ng mga assignments. Pero dumating ba yung time na 'yon? Opo, ma'am, pero iniisip ko, gumastos na ako, ayaw kong tumigil. Ang 'di ba kahit naman sa battery may negative at positive, di naman siya under kung puro lang positive or puro negative. Syempre, yan, accept ko na yan sa buhay ko. So kailangan talaga din na ano, kumbaga darating talaga yung time narating din na. Depende yan sa iyo. Depende. Tama ka talaga, ma'am, kasi sa buhay natin meron talagang negative side, meron positive side. Up and down. So nakadepende lang yan sa iyo kung paano mo siya i-handle. Hmm. 'Di ba? Ako, ilang beses akong siyempre mapapahiya tayo, sigawan tayo ng amo. Normal lang, sabi ko, tiis lang. Maano ko 'to? Kaya ko 'to. So 'di ba? Hindi natin inexpect na ayan, ngayon meron ka ng magandang trabaho ngayon at for sure mas maganda na rin yung income mo compared sa una, 'di ba? Yan. So 'yun talaga 'yon. So kailangan mo talagang umpisan sa sarili mo yung pag-abot ng iyong pangarap. Kasi kung hanggang pangarap ka lang, hanggang lang yun. Walang mangyayari. Walang mangyayari kung hindi ka mag-take ng actions, di ba? So, ngayon, si Ma'am Amy is tapos na siya sa kanyang Diploma in Health and Social Care. Ito yung diploma niya. So, kinukuha niya din ngayon kasi kailangan niya din sa company niya. So, yun, hindi huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Walang imposible kung tayo is determinado na makapagtapos ng pag-aaral at kung meron talaga tayong plano na mabago yung buhay natin. Diba? Yes, so, kailangan talaga natin siya simulan sa sarili natin. Kailangan natin na mag-out of comfort zone para at least magkaroon tayo ng mas magandang opportunity. Hindi natin hahayaan na maging stagnant tayo sa buhay natin kasi sabi nga nila, every beginnings is a new journey. So, yes. Yun. Kailangan talaga natin na think positive.
Di ba? Yes. Kasi wala ka nang papala kung kaisip ka ng negative, bakit may napala ka? Oh. May bayad ba yun? Wala naman. Oh, mas maganda talaga think positive. Think positive. So, yun lang talaga. Yan. So, congratulations, Ma'am Amy. And, ayan, sobrang happy kami sa'yo na nandito ka na sa point na to na may magandang trabaho ka na talaga at mas maganda na yung kita mo. Yeah, ayan. So, yun, para din sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon, hello sa ating 7 million in the house. Ayan. So, hello. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. So, kung kayo din po is nangangarap na magiging isang caregiver and kailangan niyo po ng diploma, so, nandito po si ICSA para maging katuwang or maging kaagapay sa pag-abot ng inyong mga pangarap. So, kung kailangan niyo ng assistance po, mag-message lamang po kayo sa aming WhatsApp number. +965-993-02850. And yun na, may message ka ba sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga exam yan, or may gusto kang pasalamatan? Unang-una po, salamat po sa mga staff. Dito, mabait po kayo. Ma'am. Thank you, thank you. Ma'am Lynn, this is sir. Lalo na po kay Sir Mark. Thank you po, sir. And also all my classmates. Thank you. Kasi nagtutulungan po kami. Ayan. So, yun talaga yung importante, yung may katuwang ka din, may mga kasama ka na mga kaibigan mo na kumbaga nagmo-motivate yun sa isa't isa. Opo. Ayan. So, ano mo sasabi mo sa family mo? For sure, pag napapanood to ng pamilya mo, sobrang happy sila sa'yo kasi nakapagtapos ka ng pag-aaral at the same time, nagpo-provide ka sa kanila ng, nagpo-provide ka sa kanila ng financial. Di ba? Sa family ko, pag mapanood nito, salamat kasi nag-taste din kayo dahil yung padala ko. Alam niyo naman na hinati-hati ko yung aking dahil sa tuition ko. Tapos, salamat sa pagtitiis. Pero huwag kayong mag-alala, babawi din si mama. Yes. And so, nakakano kasi syempre, naiintindihan din naman nila yung mga pinagdaanan mo, yung hirap na kailangan mong tatahakin talaga, kailangan mo siyang i-survive. Kasi syempre, hindi naman siya, hindi siya ganito lang yung, kumbaga, yung kasi natin, especially sa financial talaga, yun yung pinaka, doon nag-i-struggle tayo. Okay. So, kailangan talaga natin ng budget. Okay. At the same time, kailangan natin siya ng time management din para sa pag-aaral, at the same time sa pagtatrabaho. And at the same time, kailangan din natin kausapin yung pamilya natin sa Pilipinas, kailangan natin na mag-land din ng oras para sa kanila. Yes. Kasi malayo tayo eh. So, yun. Yun, para sa lahat ng mga kababayan natin. Ayun, so, sabi ko kanina, kung kailangan nyo ng assistance, message lang po kayo sa aming WhatsApp number, +965-993-0-2850. And maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa aming live update. And yun, kasama ko si Ma'am Amy. So, si Ma'am Amy talaga yung patunay talaga na walang imposible kung tayo is magpo-porsige. Yes, and kailangan lang talaga natin ng determination. Mm. Kailangan, sabi nga ni Ma'am kanina, kailangan natin na meron tayong goal in life para at least ma-achieve natin yung mga pangarap natin and kailangan natin na mag-take ng actions para ma-achieve natin yun. Yes, ma'am. So, hindi tayo mag-iisip na sabi na ni ma'am, mag-think positive tayo. So, labanan natin yung mga bad sides na pumapasok daw sa mga isip natin. Kailangan natin na mag-think positive. Yes, ma'am. Ayan. So, yun. Ako po muli si Ms. Risha and kasama ko si ma'am Amy Manjares po. Diploma in Health and Social Care graduating students and yun, maraming salamat sa inyong pagsubaybay muli dito sa ICSA, your partner in success. Thank you and see you dito sa ating live update next time.